Ariel Alapormina at Gina Casido and Dennis Escarpe na nanonood sa atin. Maraming salamat po. We are now round one of this super bantamweight affair between Tabal na naka-multicolor trunks against Orano in the silver Elorde trunks. Medyo medyo malaki-laki yung nilabanan niya doon sa Bayangbang. I think tama ka doon, lightweight 'yun. So I think this is more suited division for Michael Orano. Oh, definitely. Look at him, no. I think his body adapted well to bantamweight. Super bantamweight. He's much quicker, he's much leaner. The ever-popular super bantamweight division nowadays, partner. Of course. Anako, alam mo naman yan. Yung super bantamweight na yan ay nag-ingay the last week, ano? Ito, ako'y mananawagan kung nandito ba si Ron J. Buendima sa venue, ha? Pakilapitan mo naman ako kung nandito ka sa venue. Parang wala. Parang wala. Kung wala, maibibigay ko yung t-shirt sa iba pag wala ka dito. Ako, oo. Magpakita ka na kung kaya mo. Ayan, ako. Clifford Abapo is watching us from Mountain Province, from legal na Kamao. Partner, yung one day, I'm dreaming someday sana makapunta ako dun sa Sagada. Ay, oh. Ayan, yan naman ang hometown ni Baby Dynamite, ano, yung Mountain Province na yan. So, there you have it. As of now, it's a battle of jabs. You're trying to fence their jabs, trying to gauge their distance early on, partner. Very important, no? When you find your range, everything else follows. Shout out sa mga tagaligal na Kamao and Elorde Fight Team. This is a good matchup na hinanda ng ating matchmaker para sa atin ngayon sa UKC Redemption. Yes, tama, tama. Nakikita ko yung mga kaibigan natin na sa tapat natin. Na si yung isa kong inaanak, si Erson Trinidad, not all smiles. Erson, so I think he will bounce back from that defeat. Doon sa isa ko pang inaanak. Binabati ko pala lahat ng mga kaibigan natin dyan sa parte ng Laguna, dyan sa Olivetti Boxing Gym, kay Coach Dino Olivetti at saka doon sa inaanak ko si Darwin. Daming inaanak. Darwin Tukul Bayones, who will be fighting in Japan in September. Good luck sa Olivetti Boxing Gym. Of course, I would like to. May mga nagtatanong kasi sa viewers natin kung sino daw ang matchmaker. Of course, this fight card was made possible by our matchmaker, Sir Edmund De Losa, and of course, our promoter, Mama Kukoy Elorde. Magaling na matchmaker yan. Si Idol Edmund De Losa. Salamat, salamat. And Ariel Amahoy is watching us from Elorde Gilmore. Hello sa mga taga Elorde Gilmore. Nako, sabi ni MJ Buna, ninong daw, may bago ka ng inaanak from the MMA world. Sige, basta lapitan nyo lang ako ng lapitan. Definitely. No. Oh! What an exchange by both boxers. Holding so much power, ano? Tabal is accelerating his activity on this round, partner. Medyo so-so yung unang round, feeling out round. Medyo ito ng second round, medyo magkakaalaman na siguro. This is scheduled for 4 rounds, ano, and the debut ito ni Ezra Tabal. Si Michael Orano naman, this is his second fight. Partner, basbasan ko na si MJ Buna, isa sa mga bago kong inaanak. Yes, may inaanak ka na taga-MMA. Salamat kasi po. Yun po ay ibig sabihin, hindi naman ano. Yun po, minsan ay nagagabay po ko sa mga boxers para bang ano lang, na for them to be motivated.
sa mga sa career na, na tinatahak nila. Definitely triple jabs by Orano in there, just trying to stop the momentum of a very aggressive Tabal. Obviously, Tabal is influenced the way he looks by our three division world champion General Cuadro Alas Casimiro partner. Big straight by Tabal. Counter left by Orano. Shout out to okay, lovely Mary Joyce Sarno watching us from Jordan, from Amman, Jordan. Orano constantly sticking his left jab to Tabal's face and body. Yes, no, it's a great way to actually stop Tabal on his tracks, no? Alam mo, partner, what reminds me of Orano is a slower, is a smaller version of Errol Spence. Ah, ganyan yes. Ang stance ni Spence. He's trying to flick that jab, and then he's trying to set up that right overhand. Yan ang Spence. Eh. Yan definitely. Ang, tama ka dun, partner. And itong Orano naman, after that jab, no, he moves back para maiwasan din niya yung counter nitong si Tabal. Ito namang si Tabal, there you have it. Commits to every punch. Pag natamaan ka, talaga namang it can stun you, no? I'm speaking about Tabal, Ezra Tabal. Napapansin mo, Miss Rica, pag umaatras si Orano, bahagyang-bahagya lang. Oo. Konti lang bago babalikan kanya. Definitely. So, I think that's the good basic fundamental. Good observation there, partner, because kapag umatras ka ng malayo, mahirap bumalik within the pocket, no? Ganun lang yun. Alam mo, sa totoong buhay, ganun talaga eh. Tama pag medyo umatras ka ng sobrang malayong-malayo, hirap bumalik, mahirap diba? Talaga. So, bahagya lamang, bahagya. Bahagya lamang. And dahil daw sa iyong pagnininong ay magde-debut na daw sa boxing si MJ Buna at paghahandaan na niya ang 52 kilograms. MJ, sa UKC ka mag-debut? There you have it, some of the action from the previous rounds. That you showed kawawa straight. Ako sa kawawa ako pag dumating ang Pasko. Oo, malapit na. Malapit nang mag-Burr. Oo, kasi malapit na mag-August eh. After ng August, Burr months na tayo. Babatiin ko lang yung newly crowned World Boxing Foundation Flyweight Asia-Pacific Champion, RJ Lu, Pinoy Ali. Dalugtog from PMI Boxing Stable. Kamusta po kayo dyan sa Bohol sa PMI? And kudos to WBF for being able to book a lot of championship fights. You know, it's always healthy to have championship fights here in the Philippines. No, there shouldn't be any negative competition. Yes. Kasi lahat tayo dapat nagtutulungan. The more championship, the better for Filipino and Filipino boxers. For sure. There you have it. Quick jabs by Orano. Making Cabal miss right there. Some foot fainting by Cabal. Trying to switch. Yes. I think both boxers quite big on this division, partner. How do you think of that? They are. Yeah. They're huge. No? Kung makikita mo yung kanilang upper body, talagang very well chiseled, kumbaga. Yes. No? But they're quick. Ha? They're very quick. Itong si Cabal is on a roll right there. Shout out sa inyo, Clifford Abapo. Maraming salamat. Alam mo, itong partner ko, matagal na, alam, maganda ang sagada, partner, no? Maganda. Kaya lang, wag lang yung ganitong season. Medyo, medyo kasi, delikado. Ano ka, kulong ka sa bahay. Hindi naman delikado, pero wala kang magagawa. Siguro summer is one of the better season to go to. January, February, actually. Kasi kaya, nandun yung kalamigan eh. Kaya ako nabanggit yan yung mga kaibigan natin ng mga tiga dyan, tiga Mountain Province. Kamusta kayo dyan? At hopefully, nasa maayos kayong kalagayan at medyo sana walang mangyaring mga landslide na ano dyan sa parting dyan. Sabi ni Jason Dohelio, shout out daw kay Jepoy Padual, hari ng Davao. Ma'am Che Rosales na wife ni Jesse Chris Rosales. Hello Ma'am Che, watching us from Dalaguete, Cebu. Edward Heno, the former world title challenger Edward Heno. Thank you for watching and I hope makabalik ka ulit sa ring. One of na magagaling nating fighters in the lower weight class division.
Edward Heno. May hiret dito si Boxing Gloves official Ninong Alvin. Sige, pakibasa. Sige. bahala na kayo. salamat po, salamat po. We'll do everything to help people in every way that I can. Salamat po. Yes. Nako, itong si Don Joel, merong comment dito. Hindi ko babasahin, pero pasalubong ka naman ng champoy dyan. Coach Joel Taduran, ang babago sa boxing world ng Macau. Alam mo, anong isa sa mga masarap na delicacies or snacks sa Macau? Macau? Yung beef jerky nila. Ayun, masarap pala. Yan ang abangan natin kay Don Joel. And the action is heating up right now. Final 10 seconds of round number 3. Binabati ko si Mark Canisio, isa rin magaling na matchmaker. I think nasa abroad siya ngayon. Binababati niya yung mga Highland Boxing Gym. Yes, Sir Mark Canisio. Tsaka yung mga dati niyang ka-teammates. Shoutout dyan sa Highland Boxing Gym sa La Trinidad. Sana safe kayo dyan. Medyo nag-uulan din dyan sa bandang La Trinidad eh. Saka yung sa Sampaloc kay Coach Erickson. Kay Coach Erickson Asilio. C&E Boxing Gym. Coach Erickson Asilio, paano na? Yes. And meron ba tayo dyan? And of course, shout out din kay Aiza Alico, striker guru na nanonood sa atin ngayon. Isang araw, ikokontakin ko to eh, si Alicia Alico eh. Why not now daw? Basta yung binubuo natin na mga female fights, hopefully mag-materialize. For sure. Kasi yan yung pangarap natin talaga. No? To make it a norm na bawat fight card ay may babae. So heading to the last round of this super bantamweight affair between Michael Orano of Elorde Fight Team Paranaque versus Ezra there Tabal. You have it. Let's see. Legal na kamao. That was a knockdown ruled by our referee Gerald Tomeldan against Ezra Tabal. Orano was able to put him down in this round. Parang talagang Pilipino version talaga ni Errol Spence, partner. Oo. Hindi masyadong magalaw, hindi masyadong maraming bato, pero quite effective. I'm speaking of Michael Orano. Definitely, no. He's sitting on the punch. Yun nga, when you sit on a punch, no, more power is being transferred. Yung torque ng katawan kasi natin, kapag flat yung paa, medyo may dagdag na power, no? Siguro, ibubulong natin kay Michael Orano mamaya na maganda yung kung pinapattern niya talaga kay Errol Spence ang kanyang, it is a good way to build up his career. But at the same time, Ezra Cabal is also winning some fans here, no, with grit and determination. As you can see from round 1 to round 4, he's really the technique is tight, the guard is tight. Kung titignan mo si Michael Orano, yung mga first instance ng round number 1, akala mo he do not know how to box, pero the later round that it goes, he got better. Definitely, no, being able to get the momentum right now, Cabal is trying to break him open because of that tight guard, no. Shout out Mariel De La Cruz daw sa mga Trinidad siblings. Yes, oo. Final minute. There you have it. Cabal still trying to open up a very tightly guarded Orano. Orano with hands down, up jab, jab to the body by Orano. You know, nakita mo how he flicked his left jab, partner. I think he flicked around 2 to 3 jabs on the face of Tabal. Angeli Piamonte, shout out. Milo Sara, shout out. Yeah.
Yes, Jason Scott Statham, ang ganda nga ng laban, tama kayo dyan. And I think we have Rice. Yes, Michael Orano winning by unanimous decision, Miss Rica. Yes, a unanimous decision win by Michael Orano.